Isa pa, ang ganda din ang boses ni, like, ano, para si Arturo Cardiel, no? Pwede kayong magtandem mag-host. Ano? Double team. Kaya, yun. Tayo po ay makipuklat sa... I-share ko po sa inyo ay basic na. Palagi na lang ating naririnig. Pero, paalaala pa rin sa atin ng Diyos, ano? Diyan 3.16 daw. Basahin po natin ang... Mateo chapter 11 verse 28. Sino hindi alam yung verse na yun? Taas ang kamay. Yan. Okay na. Okay po, sige po, basahin po natin sabay-sabay. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Okay, sige po tayo tumungo. Palapang natin si Lord, habang tayo manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa gabing ito na sa namisan pa. Tinipin mo ang iyong mga alagad, ang iyong mga anak upang minsan pa ikaw ay papurihan, pasalamatan, at mag-aral ng iyong salita, Panginoon. Samahan mo kami sa gabing ito at patuloy na ang bawat salita na mahayag sa gabing ito ay iukit mo ng malalim sa aming mga puso at ikaw lamang ang patuloy na mataas sa aming mga buhay. Tago mo po ako sa iyong banal na likuran at ikaw po magsalita para sa amin. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Yan. Ang title po ng aking na-share ko sa inyo ay dahil ngayon ay election. Naalala ko lang sabi, Lord, ano kaya itatitle ko rito sa i-share ko sa kanila? Eh, meron nagsabi dati na katatawa ng quotation, sabi, ang mga kandidato daw ay, hindi naman lahat ha, sabi, ang mga kandidato daw ay madaling lapitan, mahirap hanapin. Eh, meron daw nagsalita ganun, parang joke. O, boto nyo ako sa ganun, sa eleksyon, madaling lapitan, mahirap hanapin. Kaya, sabi ko, ito na lang ang title ko. Ang title natin is Madaling Lapitan, Madaling Hanapin. Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Ano? Siya lamang naman yun. Kasi pag tao talaga ang nilapitan mo, mahirap talagang hanapin. At napakahirap hanapin yung nagtatago. Mahirap hanapin yung hindi nagpapakita. Ano? Kaya, bilang Kristiyano, bilang Kristiyano na tayo narito sa simbahan, hindi tayo exempted sa pagsubok, sa sakit, sa minsan nawawalan din, ano, minsan nalulungkot, kasi abnormal ka naman kapag di ka nalungkot. Ano, minsan malulungkot din tayo minsan, pero yung lungkot, dapat yung lungkot na malulungkot ka, hindi dahil, halimbawa, naka-broken heart. Hindi yung ganun lungkot ang ibig sabihin ng Bible. Yung nalungkot ka dahil meron kang nakikitang naghihirap. Nalulungkot ka dahil merong taong lulong sa bisyo. Mga ganun ba? Iba kasi, dalawang klase kasi yung kalungkutan. Yung nalulungkot ka dahil nagse-self-pity ka. Ano? Yung naglulungkot ka dahil akala mo ikaw na yung api-apihan. Ano? Yung negative na kalungkutan. Pero yung kalungkutan na sinasabi dito is yung kalungkutan na nalulungkot ka kapag merong nalulungkot din. Kaya nga sabi ko kanina, makitawa tayo kapag makigalak tayo kapag may nagagalak. At makitangis naman tayo kapag may tumatangis. Kasi pakikiramay ano natin. Kaya sa ano po, sa Friday po together, tayo po may funeral service. Advertise agad na yan. Kaya pero ito po yung mahalaga sa buhay natin bilang Kristiyano. Sabi ko nga kanina na bagamat hindi tayo accepted sa mga ganung bagay, minsan nalulungkot, nawawalan, nakakasakit, nanghihina, napapagod. Pero sabi po dito ng salita ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ng lupa sa inyong pasanin at kayong bibigyan po ng kapahingahan. Ano po? Yan ang gusto ng Diyos na if there's a time na maranasan natin yung malungkot, magkaroon ng mahirapan, sabi dyan,
yung nabibigatan ka sa iyong mga pinapasan, ano, ang gusto ng Diyos is lumapit tayo sa Kanya. Sino po rito yung kapag nakaranasan na yung halimbawa may challenge, may testing sa buhay, sino po dito yung unang nilalapitan na yung tao? Dati. Pero ngayon po, bilang nakakilala na sa Diyos, natuto tayong lumapit unang-una ay sa Diyos. Kasi yan ang pinakamahalagang bagay na dapat matutunan ng isang tao. Ano, hindi lamang natin, hindi lang isang Kristiyano, pero siyempre higit sa lahat, bilang Kristiyano at tagasunod ni Kristo, yun ang dapat nating unang-unang gagawin. Una nating lalapitan ay ang ating Diyos. Kasi bakit? Kapag ang tao unang nilapitan natin, ang tao, limited lamang yung kayang ibigay niya sa atin. Oo, tatulungan kanya, pero magsasawa rin ang tao. Ano po? Kaya, meron po ang sa mga Bible character, si yung tatlo, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, yung tatlong Hudyo na sa gitna nung sila ay bihag ng Babylonia, nung sila ay nung tumunog yung trumpeta at sinabi ng batas kasi kapag tumunog, narinig ninyo yung tumunog yung trumpeta, kinakailangan lumuhod kayo doon sa ribulto ni Haring Nebuchadnezzar na pinagawa na mataas. Ay ang ginawa ng tatlo, nagtunguhan yung lahat, nagluhodan, yung tatlo nakatayo. Yan ang ka-KJ, yung tatlo. Sabi, tayo at luhodan yung nasa unahan, nasa tagiliran, nasa likod. Sila pinagtitinginan ng mga nasa stage. Magsiluhod kayo! Sabi ng mga naroon sa unahan, kahanin ng mga hari. Wala. Kasi bakit? Ang luluharan lang talaga nila ay talagang ang Diyos. Sa time na yun, pagsubok yung kanilang yung test of faith, yung kanilang nararanasan nung time na yun. Pero anong unang ginawa nila? Lumapit sila sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Sabi nila, eh, bahala. Kung pakinggan man tayo ng Diyos, okay lang o hindi. Yung faith nila na pakinggan man hindi sila ng Diyos, okay lang. Basta hindi sila luluhod doon sa repulto. Ganun pala magandang gawin talaga. Ayun ang nangyari. Sino nakakalam ng kwento? Itinapon sila sa pugon at nakita nila na tatlo lang itinapon. Bakit naging apat? Oh, naging apat yung laman ng pugon. Naging F4. Bakit kaya naging F4? Hindi alam, naroon pala ang Diyos kasama nila. Ngayon, pagkatapos, nung sila lumabas, ni kahit nag-amoy usok, nasunog ang damit nila, ang balat nila, ni nag-amoy usok, hindi nangyari sa kanila. Kasi bakit? Tinulungan sila ng Diyos. Kasi lumapit sila sa Diyos. Ano po? Ganun din yung nangyari kay Daniel. Nung siya itapo naman sa dungeon ng mga leon. Nung sabi, merong inimig ko na, nalimutan ko. Kinakailangan sa loob ng ganitong panahon, mananalangin lamang kayo ay sa hari. Kinakailangan siya lamang, walang mananalangin sa ibang Diyos. Kundi sa Diyos-Diyosan lamang ng Babylonia. Pero bilang Israelita, napatid din ang pananampalataya at faith ng Israelita. At yun ang dapat talaga nating dalahin sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Na wala. Naadap na si Daniel na nanalangin pa rin ay kay Yahweh. Kaya ano mangyari? Pinakuha siya at kahit masama sa loob ni Haring Dario, itinapon si Daniel dun sa dungeon ng mga leon. At sa kapatid, anong ginawa ni Daniel noong time na yun? Ang bigat nun. Yang nahihirapan at nabibigatan, lubasan yung pasanin, abay higit lang dyan. Ikaw pa naman yung tapo doon sa mga gutom na gutom na leon, ewan ko lamang kung hindi ka papakinun. Aso pa, kay Daira pa nga lamang, ay ilang na tayong lumapit ay. Kahit nga doon sa bagong dating na anak, no asong yun,
ay, yun ay dati yung maamo sa akin, nalalapitan ko, ay ngayon yung may laki-laki na, ay ako'y takot na lumapit ay. Yung kaya sa leon, itapon ko kaya doon, ay ewan ko lamang, bakit kilapain, baka, pa, baka pati buto mo, ay walang matira. Sip-sipin, sip-sip. Ano? Pero anong ginawa ni Daniel? Lumapit siya sa Diyos. Ano? Lumapit siya, ano nangyari? After nun, sigaw na sigaw si Haring, kasi si Haring Dario sa si Daniel, si Daniel. Si Haring Dario at si Daniel ay sanggat dikit. Ano? Magka-tropa sila, tropa-pit silang dalawa. Kasi nagkaroon silang ng relationship talaga. Kasi nga, si Daniel ay nakapagpahayag ng pangitain. Kaya nung itapos, kahit mabigat sa loob ng hari, ay wala, batas kasi. Kasi nga, gusto talagang tanggalin si Daniel ng mga maingitin, ng mga marites, ng time na yun, ano? Gusto siyang i-epic, ano, doon sa kaharian. Ay ngayon, sapagkat ang Diyos nga natin ay madaling lapitan at madaling hanapin, iniligtas din niya si Daniel. At pagkatapos, nung buksan, sigaw na si Haring Dario, Daniel! Ay, Malari, ano po, narito po ako. Abatakanta ka sila. Kasi si Daniel nagpatulog ng leon. Ano, yung mga leon, pinatulog ni Daniel. Mineme, parang baby. Kasi bakit? Pinatulog ng Diyos yung mga leon. Tama, bilang anak ng Diyos, wala tayong pagkakaiba kay Daniel. Ordinaryong tao lang si Daniel. Pero dahil nga siya may Diyos na buhay, naging extraordinary siya. Kaya kung nagawa ni Daniel magpatulog ng leon, kaya-kaya din natin magpatulog ng leon. Pero testingin muna natin sa aso. Ano? Kaya bukas, okay mamaya, testingin muna natin patulogin si Dairo. Para hindi na kayo makagat. Jump out. Ano? Ito pa, meron pa, marami pa. Hindi ko lang familiar yung hari. Yung time na yung Israel, yung bansang Israel, ay susuguri ng mga kalabang, mga Pilisteo, mga Amalekites. Si Haring Hezekiah yata yun. Tama po ba? Haring Hezekiah. Kasi nakubkub na sila ng mga kalaban. Ngayon, kagulo ng isip ng kaharian. Ay, ikaw ba naman kubkub na? Wala nang takas. Napapaligiran na. Ay, yun nga sa palabas ay, nagbibiro lamang ay, sulo lang yung tao sa mo. Sumuko na kayo, napapaligiran ko kayo, yung pala'y sulo lang. Ay, takot na takot na, yung pala'y sulo lamang yung sumubod. Kumbaga, marami na pinepestuhan. Di ba, napanood yung palabas na yun? Sumuko na kayo, napapaligiran namin kayo, yung pala'y sulo lamang. Ay, yung mga inihimik, ay, takot na takot na. Ay, itong nangyari sa mga Israelita, ay, totoo. Ay, anong lalaking tao ng mga Pilisteo? Sana'y sa labanan, bihasa sa pagpatay. Ay, pero, anong ginawa ng hari? Lumapit sa Diyos. Kasi nga, alam niya na ang Diyos nating buhay ay madaling lapitan at madaling hanapin. Hindi siya nagtatago. Hindi siya yung kagaya ng tao na nagtatago kapag alam na may naghahanap sa kanya. Ang Diyos, mas gusto pa yung hinahanap talaga natin siya. Yun ang gustong-gusto ng Diyos. Yung hinahanap natin siya. Mas ayaw pa nga niyan, hindi natin siya hinahanap. Ay. Nalulungkot siya. Ano? Kaya anong ginawa ni Hari Hezekiah? Tinawag yung buong Israel at nag-ayuno na nalangin. Nagpakumbaba sa Diyos, lumapit sa Diyos. Kaya ano nangyari? Umalis. Natalo ang mga kalaban. Kasi walang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating Diyos lamang. Tanda natin. Ano mang yung mga pagsubok na dumadating sa atin, tanging ang Diyos lamang. Kaya meron po ako ditong isi-share sa inyo na dalawang mahalagang bagay kung bakit kailangan sa Diyos tayo lumapit. Ano, dalawa lamang po ito. Sabi po rito, ito po yung number one. Mahalagang tayo sa Diyos una lumapit kasi dahil walang imposible sa kanya, lahat kaya niyang mapangyari. Naniniwala po ba kayo doon?
na kayang lahat-lahat ay kayang gawin ng Diyos at lahat ay kaya niyang mapangyari. Ito po ang sabi ng Lucas chapter 1 verse 37. Ang sabi diyan sa Lucas chapter 1 verse 37, sapagkat lahat ng bagay ay kayang mapangyari ng Diyos. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Walang anuman. Ibig sabihin ng walang anuman, kahit ano pa yan, kayang gawin ng Diyos. Ano po? Yun nang siya ay nag-create ng tao sa putikay, nagawa niya ay, yung gumawa siya ng tubig, naging alak, nagawa nga niya. At mismong tayo, sa sinapupunan ng ating magulang, nagawa niyang buuin, sabi ng aklat ng awit. Siya yung humulma ng ating mga katawan, ng bawat parts ng ating katawan, magmula sa nervous system, respiratory system, circulatory system, lahat ng system. Siyang gumawa. Siyang humulma sa sinapupunan ng ating magulang. Kaya walang imposibleng gawin ang Diyos. Tayo lamang yung nag-iisip na imposible. Ano? Tayo lamang kasi nagkukulang tayo sa pananampalataya. Tandaan natin, guys. Makakakilos ang Diyos sa buhay natin mga Kristiyano. Ito'y nakadepende sa kung gaano kalaki ang pananampalataya mo. Mas malaki pananampalataya, mas kikilos ang Diyos sa buhay natin. Pero kahit maliit yung pananampalataya mo, ngunit kasing stand firm naman nung buto ng mustasa, ang sabi ng bakop ng akit ng Bible, kaya mong ilipat ang bundok patalunin sa dagat. Ibig sabihin, imposibleng mangyari yung ganun, pero kayang gawin ng Diyos sapagkat makapangyarihan siyang Diyos. Amen po ba? Ayan. Kaya tayo nga, imposibleng makakilala sa Diyos, pero ginawa niya posible. Kasi bakit? Tayo, kanya-kanya tayong ginagawa noon. Pero dahil nga, sa simula-simula pa, bago pa tayo ipanganak, ay alam na ng Diyos yung para sa Kanya. Kaya, iba't iba man tayo ng edad, iba't iba man tayo ng pinagmulan, isa-isa rin niya tayong dinala dito. O ikaw, dito ka. Ano, imposible mayari yun sa tao. Pero, posible sa Diyos. Posible lagi sa Diyos. Ito ang ikalawa, sabi po rito. Bakit mahalagang sa Diyos tayo kailangan lumapit muna? Wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Yan ang sabi po ng John chapter 15 verse 5. Tama naman. Wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Sige, lumapit ka sa tao. Lumapit ka sa unang-una sa tao. Kaya nga sabi ng Jeremiah 17:10, susumpain ko ang taong nagtiwala sa kanyang kapwa-tao na may hangganan ng buhay. Ayaw na ayaw ng Diyos na tayo ay magtitiwala sa tao. Ayaw pong gagawin natin. Ibigin ang tao. Yun ang ating dapat gawin. Kasi ang gusto ng Diyos, tayo ay total dependent sa Kanya. Nakadepende lang tayo sa Kanya. Sabi ko nga kanina, ang gusto ng Diyos, mas gusto pa ng Diyos na lagi natin siyang tinatawag. Hindi siya kagaya ng tao na kapag lagi tinatawag, naalala ko pa din sinasabi ng nanay ko. Kapag kami kasi sa bahay dati, nanay, sasabihin ng nanay ko, tumatay naman kayo! Sino may ganun? Sabi ng, kasi, lagi po kang bibig bilang anak, nanay, sabi ng nanay ko yun, aba, ay tumatay naman kayo. Ibig sabihin, tatay naman ang tawagin. Pero ang Diyos, hindi kagaya ng tao, mas gusto nga ang Diyos na lagi natin siyang tawagin, ama, aba, father, ama ko, mas gusto pa niya yun, hindi siya naiirita. Nakagaya ng tao, na kapag laging tinatawag, ilan naiirita? Oh, parang nalulunod. Ganun ang galing, parang natawag, kalami parang nalulunod.
Ang Diyos ayaw, ang Diyos, gustong-gusto pa ng Diyos na lagi natin siyang tinatawag. Hindi lamang dahil may kailangan tayo, ha? Kahit wala tayong kailangan, kaya masaya ka, kaya malungkot ka. Huwag namang lagi, huwag namang kapag ikaw ay kailangan mo lang ng Lord, saka mo lang siya tatawagin, huwag namang ganun. Kinakailangan, kahit masaya ka, tawagin pa rin natin ng Diyos. Yun yung ibig ko sabihin na mas gusto ng Diyos na lagi natin siyang tinatawag. Ano po? Kaya, ano ba yung dahilan kung bakit ang tao hindi magawang lumapit sa Diyos? May isa kasing dahilan kung bakit ang tao nahihirapan, parang pilit na pilit lumapit sa Diyos. Anong kailangan? Anong dahilan? Pride. Ano? Yang pride na yan, yang limang letter na yan, yan ang dahilan kung bakit ang tao ay hirap na hirap sa pilitang lumapit sa Diyos. Pero pag may sakit naman, tawag-tawag ang Diyos. Kapag pakiramdam ay pinagpala, kapag pakiramdam ay kaya-kaya na lumipad, kapag mahaba na ang pagwis, wala na, hindi na kailangan ng Diyos. Kaya pala sinabi ng ni Gaur doon sa kawikaan ni Agur, sabi ni Agur doon, Panginoon, huwag mo naman akong payamanin, baka naman ikaw ay aking malimutan. Huwag mo naman akong paghirapin, baka naman ikaw aking sumpain at ang pangalan mo ay, baka masumpa mo yung pangalan. Ibig sabihin talagang yung tama lang. Yung tama lang. Kasi yung pride na yan, yan yung nagiging dahilan kung bakit tayo mga tao ay nahihirapang lumapit sa Diyos. Nasabihan lang na konti, ayaw lumapit. Feeling laging inaapi. Tinuturuan lamang ng likod ng Lord, ng pinagkatiwalaan ng Diyos. Ayaw na. Yun ang kinakailangan nating tanggalin sa ating puso. Kinakailangan maging teachable heart tayo. Ano po? Kasi, kapag yung pride na yan ay isinabuhay natin, o man, mapapride din tayo sa impyerno. Oh, kapag yung pride na yan ay hindi nawala sa ating buhay, hanggang sa taydat na ng ating kamatayan, hanggang sa dat ng tayo ng ating tawag ito, hanggang dat ng tayo ng ating yung takdang araw, pride talaga. Pride people sa impyerno. Kasi yun ang magiging dahilan ng pagkatapo natin sa impyerno. Yung pride na yan. Pero kung ikaw ay magpapakumbaba, sabi dyan, lumapit. Ang sabi nung ating binasa kanina, lumapit. Ang Diyos laging naghihintay lamang na tayo ay lumapit. Ang Diyos hindi nagtataboy. Ang Diyos hindi nagtatangi. Sabi nga ng Bible, kahit yung tambo na mababali na, hindi niya ginagawang putulin. Kaya tayo naman, bagamat ang Diyos naman hindi nagtataboy, abay matuto naman tayong laging magpakumbaba. Yun lamang naman ang hinihingi sa atin. Laging magpakumbaba. Huwag maging mapagmataas. Ano? Kinakailangan lagi tayong nagpapakumbaba. Kasi sa totoo lamang, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Nasa Kanya lahat ng bagay. Nasa Kanya lahat ng ating kailangan. Akala mo nasa tao. Akala mo na dyan sa katabi mo. Akala mo nasa magulang mo. Akala mo nasa kapatid mo. Wala. Vessels lang din sila ng pangangailangan natin. Pero, tandaan natin, laging nasa Diyos ang ating pangangailangan. Ang gusto lang ng Diyos, una natin siyang lapitan at siya naman ang papadala ng tao rin. Minsan nga, uwak, pinapadala niya. Kaya niyang padalahin, kaya niyang gamitin ng hayop. Kaya niyang gamitin ng uwak. Kaya niyang gamitin ng pusa. Lahat ng bagay, lahat ng things. Pero, lahat ng
organism. Science na. Lahat ng bagay sa mundo kayang gamitin ng Diyos. Ito lang nakakatawa. Yung kwento, sabi, may baha. Ay di nataas na ang tubig. Yung isang lalaki nararoon sa isang nasa tuktok ng bahay. Eh sabi, oh, nananampalataya sa Diyos. Ako'y tutulungan ng Diyos. Eh dinataas ng baha. May dumaang unang-una, may dumaang flatboat. Sumakay ka na dito at re-rescue ka na namin. Sabi naman, hindi, ang Diyos ang iniintay ko, tutulungan ako ng Diyos. Adi, kapahala ka. O, alis yung bangka. Ay, Lord, nananalangin naman. May tumahelikopter. O, babagsakan ka na namin ng hagdan, ng lubid. Sumakay ka na rito, i-rescue ka namin. Hindi, inaantay ko ang Diyos. Tutulungan ako ng Diyos. Nananampalataya ako, tutulungan ako ng Diyos. Ay, siya, bahala ka. Ay, atas na. Nakita yung malapit na, sa liig na tubig. Naghintay pa rin ang tulong ng Diyos. Hanggang sa malunod na. Ibig sabihin lang, pinadala na nga ng Diyos yung mga taong yun para tulungan, ha? Ayaw mo ba? Ang Diyos, ang Diyos, tutulungan ka, gagamit din ng instrument. Si Pablo ba? Si Saul, nung mabulag ng tatlong araw, ang Diyos ba nagtanggal ng kaliski sa mata para makakita ulit? Di ba hindi? Kinausap ng Diyos si Ananias para puntahan si Pablo upang ipag-pray. At nang matapos ipag-pray, natanggal yung parang kaliskis, sabi ng Bible, sa mata ni Pablo. At noon, nakakita si Pablo. Ganon din sa buhay natin. Nadyan na nga ang tulong na galing sa Diyos. Iniintay mo pang mismong ang Diyos na magbigay. ang gusto yata ng tao, yung tao yun, ay mismong yung ang Diyos ay bumaba galing sa langit, kakasakay sa puting kabayo. ikaw, sakay na rito, angkas na. Abay, gusto yata, ganun, hindi naman pwede. At yung mangyayari lamang ay sa huling araw. Siguro nabasa din ng Bible, ano? Ay, ang Diyos ay bababa rito na nakasakay sa kabayong puti. Biblical nga din naman. Ano? Pero at least, namatay yung taong yun, sa kwentong yun, nananampalataya. At least, nananampalataya naman. Kaya kahit siya namatay, ay ligtas pa rin. Ligtas pa rin. Bakit? Eh, nananampalataya sa Diyos, ay. Ano? Pero yung kwento lang. Ang masakit doon ay yun ay kwento lang. Narinig ko lang din. Kaya ikinikwento ko lang din sa inyo. Kaya ito. Ito po akong tatapos sa conclusion. Sabi po, Hebreo chapter 4 verse 16. Hebreo chapter 4 verse 16. Hebreo 4 verse 16. Sabi po dyan, ito po tayo magtapos. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamta natin ang habag at kalinga sa panahong sa panahon ating pangangailangan. Sa ibang translation kasi, sa panahong kailangan natin ito. May mga ganyan translation. Kaya, ang sabi dyan, huwag tayong mag-atubiling. Ibig sabihin, huwag tayong mahihiyang lumapit. Kasi bakit? Sabi ko nga kanina, ang Diyos, inihintay lamang na tayo lumapit sa Kanya. Ano man yung pinagdadaanan natin, kahit anumang kabigat yan, anong pagsubok yan, anumang dinadala mo, anumang kabigatan yan, pasan mo man ang daigdig, siyaran ko neta, ay kayang lunasan ng Diyos yan. Mahirap kasi na ikaw sa sarili lang natin yung magbubuhat. Mas maganda yung may katulong ka. Tama yung lilipatan nating church. Kung sulo lang ba maglilinis doon, yung ba sa loob ng ilang araw lang, Sabado, Lunes, Martes, Miyerkules, apat na araw, sa loob ng apat na araw magiging ganun ba 'yun?
ang itsura nun kung isa o dalawa lamang ang gawa. Hindi. Mas maganda, may katulong. Kaya lang nakakalungkot. Pasensya na, di ako nakakatulong. Ano? Ganyan din ang ano natin, ang sitwasyon sa Lord. Mas maganda, may katulong tayo. Katulong, eh higit sa lahat, sa Diyos pa lang, kayang-kaya na niyang buhatin yung anumang dinadala natin. Kaya hinihintay lang ng Diyos, lumapit tayo sa kanyang trono. Ano? Upang makamta natin ang hapag at kalinga sa panahong ating pangangailangan. Ibig sabihin, sa panahon, kung halimbawa, yung oras nito, nangailangan ka, huwag ka magkatabili, hindi mo, huwag ka na magpabukas pa. Ngayon ka nangailangan, ngayon ko lumapit. At hindi ka mapapahiya, ano sabi ng Bible? Hindi mapapahiya ang isang taong nananampalataya sa kanya. Sa tao, mapapahiya ka. Papahindihan ka ng tao. Lalo sa wana. Pag lumapit ka sa tao, pahihindihan ka ng tao, masasaktan ka lang. Pero kapag sa Diyos ka lumapit, ayawan. Paghihintayin ka minsan ng Diyos, eto lang. Minsan, paghihintay lang tayo ng Diyos. Kasi bakit? Upang turuan tayo. Kasi kapag tayo na ngayon, humingi ng, kapag tayo na nalangin sa Diyos, tatlo lang ang sagot niya. Oo, hindi, at sandali na lang. Ano? Oo, hindi, at wait. Oo, ibibigay niya agad sa'yo. Hindi, kasi hindi makakamabuti sa atin. Wait, kasi may itinuturo pa siya sa'yo, sa atin. Yun lamang yun. Kaya, yun lang po. At sa Diyos ang pinakamataas na magpuri pagsamba sa pangalan ng Yesus. Amen. Okay. Kunting dagdag lang. What plus one? Okay. Lumapit kayong lahat